Sa matagal na panahon po, pinalaga ng Health Department ang mga panukalang gawing mandatory o kaya required itong pagbabakuna laban sa COVID-19. Ang pagbabakuna nga naman ay dapat voluntaryo at hindi pinipilit sa mga tao. Pero po sa nakaraang linggo, unti-unti na nagbabago ang timpla ng pamahalaan dyan. Balikan po natin ang IATF Resolution 148B. Simula po ngayong araw kasi, December 1, 2021, may dalawang kondisyon para makapasok sa trabaho ang mga on-site workers at mga empleyado. Una, kailangan bakunado sila laban sa COVID-19 basta't merong supply ng bakuna sa kanilang mga LGU. Kung ayaw nila magpabakuna, hindi po pwedeng pilitin. Yun lang, kailangan nang mag-submit ng RT-PCR test kada dalawang linggo sa sarili po nilang gastos. Kung ayaw sumunod ng empleyado, maring hindi na sila papasukin. At dagdag dyan ng DILG, pwedeng magpataw ng sariling mandatory vaccination policies yung mga LGU. Ang sabi po ni Interior Secretary Eduardo Anyo, hanggat hindi sila pinipigilan ng mga korte, maaring gamitin ng mga LGU ang kanilang otoridad para mapuwersa ang mga tao na magpabakuna. Ayon daw po sa Section 16 ng RA 7160 o yung Local Government Code, ang mga LGU ay may kapangyarihan para pangalagaan ang general welfare ng kanilang mga nasasakupan. May mga LGU na sumunod na sa utos na ito. Halimbawa po, sa Iligan City, pinirmahan ni Iligan Mayor Celso Regencia ang Executive Order 288 na nagsasabing pwede lang lumabas ang mga tao kung meron silang may papakitang vaccination cards o di kaya negative na RT-PCR test na valid for 72 hours. Apektado po nito ang lahat ng lalabas, lalo na po sa mga public places kagaya ng public transport, mga palengke o yung mga may transaksyon sa gobyerno. Doon naman sa Narbacan, Ilocos Sur, doon po sa Norte, hindi na pinapayagan ni Mayor Chavit Singson ang paglabas ng bahay ng mga hindi pa rin bakunado. Si Singson din po ang presidente ng League of Municipalities of the Philippines. Sa probinsya po ng Lanao del Sur, sinabi ni Governor Mamintal Adyong na magpapasa ang mga LGU ng Lanao del Sur ng mga ordinansa para gawing required na ang COVID vaccine. Aminado po si Adyong na naantala ang kanilang pagbabakuna dahil marami pa rin kasi ang naniniwala sa mga fake news laban po sa bakuna. Sa Cebu at Davao naman, inuunti-unti ng LGUs ang mga pressure sa mga tao na magpabakuna. Sa Cebu, sinabi ni Acting Mayor Michael Rama na hindi ibibigay ng siyudad ang 20,000 pesos na Christmas bonus hanggat hindi po bakunado ang bawat isa sa lahat ng empleyado ng kanyang siyudad. Marami po siyempre ang umalma rito, yun lang, hindi kasi mandatory ang pagbigay ng Christmas bonus sa mga empleyado. Nasa discretion po yan ng punong lungsod. Sa Davao City naman, sinabihan na yung mga contractual employees ng siyudad na hindi sila priority for rehiring pagdating po ng January 1, 2022 kung hindi sila bakunado. Para naman sa mga lugar o mga regular na empleyado ng City Hall, mabibigyan po sila ng reprimand kung hindi po sila magpapabakuna. Ang tanong ngayon, legal ba ang lahat ng mga ito? Marami na rin po ang umaalma dahil labag daw ito sa RA 11525, yung National COVID Vaccination Program na nagsasabing hindi pwedeng gawing requirement sa empleyo o edukasyon ang vaccination. Nandiyan po yan sa Section 12. Pero yun lang, wala pa pong naghahain ng kahit anong reklamo sa mga korte.